Sa pakikipag-ugnayan ng DSWD o Department of Social Welfare and Development NCR sa opisina ni Lone District Congressman Roman Romulo ay muling ibinaba ang AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations Program. Ito ay nitong Webes ng umaga, 16 ng Marso sa tanghalang Rizal, Barangay Kanyogan. Financial, medical at burial assistance ang ibinahagi sa mahigit kumulang 470 individual. Ibinahagi ni Ann Bernadette Patroncillo ng DSWD ang ilan sa mga mahahalagang detalye ng programa. Under po ng pamumuno ng aming regional director, Director Pinky Romualdez, and also our unit head po si Sir Jeremiah Farol. Nandito po tayo ngayon for implementation of one of the program of the Department of Social Welfare and Development. So it's called po Assistance to Individual in Crisis Situation, or yung AIX po. So sa ngayon po ang program na ang assistance po na kinikater natin para sa mga client dito sa Pasig is medical. Meron po tayong burial, educational, pero sa ngayon po, financial, medical, and burial assistance po. So under po ng program nito, yung mga clients natin na nangangailangan ng gamot. So ang mga requirements po for the medical assistance, it's medical abstract or medical certificate. So original copy. And also yung mga prescriptions po, pwede din natin i-conclude yung mga laboratory test procedures and other diagnostic procedures. So, para din po sa mga clients natin na nagda-dialysis and also sa mga cancer patients po. So, aside from medical certificate, yung pong certificate of indigency and valid IDs po, not expired. So, any government IDs po are accepted. For financial assistance po, it's certificate of indigency and valid IDs. And bureau assistance po, isa-isahin ko din yung requirements natin. Same po yung death certificate po, service contract. Tapos if may balance pa po sa funeraria, so it's kailangan din natin ng promissory note po. And also certificate of indigency and valid ID. So sa ngayon po, merong pong bagong memo na binaba sa amin. As advice po, once po lalapit kayo for halimbawa medical assistance, if hindi yung pasyente yung pupunta, kailangan po natin ng authorization letter from the patient and valid ID ng patient na merong 3 pirma. So sa ngayon, yun lang naman yung bagong advisory na kailangan nating update once po mag-apply kayo ng medical assistance. Na kayo po ang representative sa authorization po, nire-require na namin siya. March 16 for today po, we have 400 plus clients today. So different clients that will avail medical, financial assistance, and bureau assistance po dito sa Pasig. Yung oras po ng pag-cater namin ng client is from 8 a.m. up to 5 p.m. po. So before 5 sana nandito para kasi may cut-off tayo. Pagpapasalamat ang ipinarating ng mga benepisyaryo ng AICS program. Ako po ay isa sa benepisyaryo ng bibigyan tulong ni Congressman Roman Romulo para po makatulong sa aking maintenance sa diabetes po at high blood. At marami pa pong mga natulungan dito. Maraming salamat po. Umama ko po yung may sakit. Stroke po tsaka blood disgrasya. May problema siya sa dugo. Priority naman po yung mga naka-wheelchair tsaka PWD tsaka mabilis po yung proseso. Maganda po yung... Maraming salamat po marami kay Congressman Romulo tsaka si DSWD po, pati po kay Mayor. Ang opisina ng kongresista ay tumutulong din para sa PhilHealth application ng mga senior citizen ng Pasig at nagbigay ng mga paalaala ang focal person na si Myra Umandal para sa mga nais mag-apply ng PhilHealth. Lagi naman kaming ganito. Every time na may AIX, may releasing ang office ng ating Cong Roman Romulo, ay lagi naman din kami andito for registration ng PhilHealth ng mga senior citizen. Sa ngayon naman, medyo marami-rami din yung nagpa-enroll sa amin. And inuulit namin dun po sa hindi nakapag-pa-enroll dito kasi wala pong dalang Xerox ng senior ID. Magsadya lang po sa office ni Cong Roman Romulo, niya sa may God Building, sa may Pasig City Hall.
At uulitin namin sa magagawi po ng 7th floor. So, sa office lang po ng ating angkon, si Simon Romulo Tantoco. Meron na rin po kaming iniwang application form doon. Uulitin namin mga senior citizen. So, yung mag-asawa po, dapat ay tig-isa na kayo na nag-e-enroll. At hindi po kayo automatic PhilHealth member. So, enroll lang po. Every time na may ganito, ay nagtatanong din paano sila ng mga PWD. So, inuulit po namin, PWD. DSWD po ang mag-a-assess sa inyo. Sa kanila po kayo lalapit. At sa mga non-senior naman na wala pang PhilHealth, so, lagi namin sinasabi, kung hindi lang naman po talaga kailangan and wala naman talagang emergency and medical na paggagamitan, wag na lang po muna kayong kumuha. Kasi sa ngayon naman, wala yung 9 over 12 na tinatawag. Ibig sabihin, hindi mo kailangan 9 months active bago mo magamit yung PhilHealth. Kailangan mo ngayon, may emergency. So, enroll ka lang. Bayad ka ng 1 month, 400 pesos. And pwede mo na siyang magamit. And yung pa yung isa, yung point of service po ng PhilHealth. So, na pwede nilang gamitin, i-apply. Kung sila ay wala talagang kakayanang magbayad. And nakukufine sa lahat po ng public hospital. So, yun lang po. Punta lang po sa office ni Cong Roman Romulo. Kahit Xerox lang po ng senior ID para po ma-enroll namin kayo. Ako si Luwan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.